Hello guys! Maligayang pagbabalik sa aking munting channel, Jebet's Vlog and Movies Recap. Ang isasalaysay ko ngayong pelikula ay pinapamagatang God of the Gambler, pinalabas noong 90s. Bago ko sisimulan ang video, ay siguraduhin munang nakalike, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong video. Salamat and keep safe! Sa simula ng pelikula, ay makikita natin ang binatang si Cheng. Kasama niya ang kanyang uncle. Ang kanyang uncle ay palaging tumataya sa loto. Ngunit ni isa ay hindi siya nanalo, palaging tatlo o kaya dalawang numero lang ang kumakarga. Kaya naisipan niyang gamitin ang kapangyarihan ni Cheng. Si Cheng ay may kapangyarihang palitan ang bagay-bagay. O kaya'y ilusyon, kaya sinabihan niya si Cheng na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maparami ang kanilang pera. Ngunit nagalit at hindi sinunod ni Cheng ang gusto ng kanyang uncle. Dahil kapag ginamit nila ito sa kalukohan, o kaya pandaraya, ay merong mangyayari sa kanilang masama, pero sinunukan pera ni Cheng at ipakita sa kanyang uncle na merong mangyayaring masama. Kumuha siya ng papel at ginawang pera na napakarami, at sinabihan ang kanilang madaam na ibibigay ang perang ito poligayahin lang ang kanyang uncle. Ginawa naman ang madaam nila. Pumasok ang kanyang uncle sa banyo at doon na nangyari, nang ilang sandali ay lumabas ang kanyang uncle, para sabihan siya na salihan sila ngunit nalaglag ng madaam nila ang sabon, kaya nadulas ang kanyang uncle, papunta sa kanya at silang dalawa ay nahulog. Sa pagkakataon na yon, shock lang naniwala ang kanyang uncle, lini pa ang ilang araw ay naisipan ng kanyang uncle na dahil may kapangyarihan sila, gagamitin na lang nila ito sa pagsusugal. Nang makita ni Cheng ang litrato ng God of the Gambler ay tiningnan niya ito ng maigi at may naisipan ng kanyang uncle na lumapit sa God of the Gambler para mapasama dito kaya gumawa sila ng video para iparating sa God of the Gambler. At binyansagang pa ni Cheng ang kanyang sarili na Heart of the Gambler at sinabing mas magaling pa siya dito ni Lei ang hari ng sugal. Nang makita naman ito ni Michael Chan na binyansagang Knight of the Gambler at tagasunod ng God of the Gambler ay naggalit ito. Sumunod na araw naman ay nagkita na silang dalawa. Nakipag-usap si Cheng at nagpakilala. Gusto pa sana niyang makipagkamayan kaya lang hindi nagustuhan ni Michael. Kaya bumate na lang siya, kumuha ng upuan ang kanyang uncle at binigay kay Cheng. Ngunit sinipa lang niya ito, umupo pa rin si Cheng na parang may upuan, nang napagtanto niya mawala ay dun lang siya nahulog. Namangha naman si Michael sa nangyari. Sumunod na sandali ay hinamon ni Cheng si Chan para sila'y maglaro ng baraha. Nang magsimula na ay gusto ni Cheng na palitan ang baraha ni Michael, nagawa niya itong palitan gamit lang ang kanyang kapangyarihan. Pinaliit niya ang numero. Ginawa niya ganit meron din pala si Chan kaya patas lang sila. Ipakukuha ko sa iyo ang pinakamaliit na baraha. Ipakita mo na. Mukhang wala sa iyong swerte ngayon, ha? Talaga? Ngunit nalaman naman yun ni Chan kaya naging patas lang sila. Alam mo. Itong paraha mo. Sumunod naman na araw ay may nagtangka sa kanila buhay. Ang talagang pakay nila ay patayin si Chan ang Knight of the Gambler. Dito! Sige!
Sige na. Tamputin na yan. Tapos umalis na tayo. Apo. Dito! Bilis! Magtago tayo sa lumang bahay ko! Dito! Bilisan nyo! Yung sugat nyo! Masakit! Mr. Chan, marami naghahabol sa'yo. May atraso ka ba? Si Ho Sing naman ay nagpatawag ng Camp Arians. Si Ho ay nagpanggap na siya ang Knight of the Gambler at gusto niyang patayin si Chan para maangkin ang titulo ng Knight of the Gambler. Kaya naisipan nilang pumunta at magpakilala at labanan si Ho Sing para mabalik ang titulo ng pagka Knight of the Gambler. Bihira. Ganito, pumunta ka sa press conference at magpakilala ka sa lahat. Hindi pwede. Pag nagpakita akong ganito, sino naman ang maniniwala sa akin? Kailangan nating magkaroon ng pera para makapagsugal siya. Saan tayo hahanap? May kilala ako. Kailangan ko ng tulong. Ilalaan ang aming kikitain sa mga programa para sa Maralita. Mabuhay ang dakilang God of Gamblers! Tigilan mo na ang pagpapanggap! Ako ang tunay na Knight of Gamblers! Ikaw? Bakit narito ka? Sinusubukan mo talaga ako. Kung ikaw ang tunay na alagad, alam mo kung nasan siya ngayon. Nakakausap mo ba siya? Naglalakbay siya sa iba't ibang bansa. Kaya hindi ko siya nakakausap. Isa kang sinungaling! Nasa Brazil ang maestro! At dito na nga nilabanan na niya si Ho Sing, ngunit matatalo lang siya dahil nandadaya si Ho Sing, gumagamit siya ng CCTV para makita ang baraha ng kalaban. I-analyze mo ng baraha. Opo. .33 ang barahang 5, .34 ang 7 at .15 ang king, .18 ang jack. Nakatago maigi ang baraha ng kalaban. 100,000. Sige, ako rin. Bilabas siya sila ron. Ayon dito, 65 ang 7, 35 ang jack. Isa doon ang baraha. Straight ang baraha mo. Tataya ko ba? Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Lahat na to. Sigurado ka ba? Oo. Tinaya mo ang lahat para lang sa baraha mo? Kung itatapat dito, hindi ka mananalo. Pero para sa abala mo, sige, tapatan mo to. Patingin ako. At yun na nga, natalo sila, at hindi makapaniwala, di nila alam kung bakit. Anong balak mo? Wala na. Nauubos ang pera. At hindi ko makita ang master. Marami siyang malulokong tao. At wala man lang akong magawa para ipagtanggol ang pangalan ng master. Hanggat may sugat, may pag-asa. May pagkakataong mapabukas. Napahiya na tayo. Maaati mo pa bang paglaruan niya tayo ulit? Siya na ang kinikilalang Knight of Gamblers. Inagawan niya ako ng pagkatao sa harap ko. At ako pa ang lumabas na manluloko. Hindi totoo yan. Pangalan lang ang nakuha niya sa'yo. Ako ang Saint of Gamblers. Pero ano naman, mahirap pa rin ako. Hindi mo matatawag ng Knight of Gamblers ang isang mandaraya. Oo. Alam ko yun.
Pero puno ng mga pandaya ang kasino. May kapangyarihan ka nga. Pero hindi mo magagamit yun para tulungan ako. Madaya nga sila. Pero kaya nating isahan yun. Mas matalino pa rin tayo sa computer. Siyempre kaya nating talunin yun. Pwede tayong magplano. Pero saan tayo kukuha ng perang pantaya? Meron ako. Magkano? Isang dolyar. Alam mo, wala na akong kapangyarihan. At binakit pa si Uncle. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na tayong pag-asa. Bihag din nila si Dragon. Hindi ako makapuntang Brazil para ipaalam kay Master ang nangyayari. Suko na ako. Nung nga nawalan na sila ng pag-asa, at buti na lang may lalaking napalakas ng loob sa kanila at nabuhayan naman sila. Ayun na nga napagpasiyahan nila na bumalik na lang sa kasino at humiram ng pera sa nagpanggap na Night of the Gambler at ito ang iksina. Tingin ko na. Oh, pasensya na. Masakit ang likod ko. Pakipulot na lang. Salamat. Ano pong balak niyo? Wala. Hayaan niyo siya. Salamat. Large. Tumira na kayo. Bukas na. Hoy, ang galing mo. Napanalo mo yun. Tsamba lang. Sir, akin yun. Malas sa akin ang berde. Sa'yo na. Ay, gusto ko ng baraha. Walang taya sa banker. Ito, tataya ako dun sa banker. Nakatutuwang tignan, no? Sige, itataya ako ng lahat to rito. Ako na ang tataya riyan. Patingin ba? Resulta 55 ang 2, 38 ang queen, at 7 naman ang 9. Buksan niyo. Ikaw na. Ay, ang ganda naman ang baraha. Swerte talaga ang 9. Tulad nito. Hmm? 10 na puntos sa banker. Sandali. Masyadong mabilis ang swerte. Maglalaro pa ako. Pakilagay na lang yan doon. Hmm? Magaling. Resulta, 78 ang barahang ace, 20 ang 4, 2 naman ang 10. Siguro 9, o 2, o 8. 6 na puntos para sa banker. Opo, 6 na puntos. 6 na puntos! Sandali lang. 2-8. 6 na puntos din to. Imposible! Ugali ko kasi maglagay ng toothpick sa pagitan ng baraha pag tinitingnan ko. Pag ganun, imposible na ace to. Hmm? Tiyak na maraming magkakamali sa baraha ko. Wow! Ayos! Kontento na ako. Pag-atian nyo na lang ang natiram yan. Maliwanag! Mwah! Sa pagkakataon na to ay dumating na si Cheng at meron ng katulong si Chan
Naglalaro sila upang mag-ipon ng pera para makasali sa tournament ng King of Card, ngunit sa harap naman nila, ay may nakalaban silang lalaking bulag ang isang mata, at meron din itong kapangyarihan. May kakayahan din itong gumawa ng ilusyon, kapag nakatingin ka sa kanyang mga mata, ito na ang iksi na. Nakapapawa siya. Security! Pampihira. Tara. Katabi mo. Itong bulag? Huwag ka tumingin. Gumagamit siya ng ilusyon para guluhin ako. Mas malakas siya sa akin. Huwag ka matakot. Bumalik na ang kapangyarihan ko. Paano? Dahil sa halik ng pag-ibig. Punasan mo na yan. Ayoko. Nanamnamin ko muna ang lipstick. One, two, three ang kombinasyon. Alam ko, alam mo, at alam din ng bulag na yun. Pero kahit ganun, silang may control sa dice. Isang pindot lang mag-iiba ang kombinasyon. Ito ang taya ko. Pinapakita ng mga dice na yan na maliit ang kombinasyon. Panalo ako. Bakit? Ano ka ba? Nanalo tayo. Wala to. Ano ba yun? Wala nga. Ano bang iniinda mo? Itong ilaw ko. Masakit ba? Sobra. Halika nga rito. Sige. Mawawa ka naman. Sandali lang. Walang bisa ang larong to. Ulitin nyo na lang. Tumaya kayo ulit. Ikaw. Malapit na magsimula ang laro para sa King of Cards. Kakarampot lang ang ipon mo para makasali sa laro. Maliwanag. Hoy, bakit? Mahihirapan tayo manalo sa larong to kung lagi nariyan si Bulang. Ganito ang mga gagawin natin sa bawat laro. At may ginawa silang plano, magpalipat-lipat sila ng pwesto para magulo ang kalaban nito na nga. Magandang laro! Tataya ako! Ay, mamaya na lang pala! Doon muna ako!
So, ikaw pala. Pagod ka na ba? Maigran! Sabi po! Pagod ka na ba? Oo, oh, ba siyempre? Ayun na siya. Tataya ako! Ito! Yan ang taya ko! Pwede bang sigarilyo? Hindi pwede. Hindi talaga? Pasensya na, ha? Hindi, ito ba yun? Itataya ko ulit, dun sa bunker. Uy! Labimpitong puntos! Ay! Ay! Napakasagawa mo pala tignan pag sumasayaw, ha? Kaya ayun na nga, dahil nanalo si Chan, at marami na siyang pera, nakasali na siya sa tournament ng King of Card, at dito na nagsimula. May karapatang sumali ang sino mang mayroong pantaya. She. Tumingin ka rin. Ba? Ang laki ng tutuli niya. Oo, tama. Dito tayo. Tutuli! Tutuli! Bakit hindi? Dito. Anong bawal dyan, ha? Ayoko! Gusto ko kanad ka? Pakita, ako ang kaibigan niya. Sino ka ba? Kaibigan ko ang boss mo. Kilala mo ang boss ko? Ang boss mo ay kaibigan ko. Kuha mo? Kaibigan ka ng boss ko. Tayo na. Alam mo na! Hoy! Huwag kang maingay. Kailangan munang manalo ni Knife bago ibulgar ang impostor. Si Longkaw. Naglibot siya ulit para hanapin si Dragon. Dito. Ikaw ang pumili. 3 milyon. Sumusugal ka na agad. Sa tingin ko, wala kang magandang baraha. Hindi ako magpapasindak sa'yo. Taya! Sasabayan ko kayo, ha? Kung pwede, side bet, 2 milyon.
5 milyon sa akin. Swerte mo kung sa iyo mapupunta to. Tira na. 3-9 to. Ang sa akin ay flush. Palagay mo ba sa Ace at King mananalo ka? Wala talaga sa isip kung mananalo ako, hindi ba? Mas malaki ang baraha ko sa'yo. Mas pipiliin ko pang umatras kaysa hindi magpakita ng baraha. Hindi ako katulad mo. Manalo! Manalo! Manalo na kami! Marami na tayong pera, swerte talaga! Dan! Panalo! Panalo! Panalo na kami! Hindi na masaya kung tayo na lang. Tycoon, sumali ka sa laro. Sige. Mukhang kailangan na rin ni Shing na sumali sa laro. Sumali. Knife. Sumali ka. Pero ayoko na maglaro. Hindi. Pag nakontra na natin ang kapangyarihan ni Bulag, siguradong mabubuking ng pagpapanggap ni Hussein. Naiintindihan mo? Oo. Anong gagawin natin? Ganon. Ayos. Ako na magpapasya. Tumaya kayo ng 300. Tapang mo. Ano? Ito na ang huling laban, tinaya na nila ang lahat na meron sila, at dito na magkakaalaman kung sino talaga ang tunay na hari ng Sugal. Tumaya ka. 7 milyon. Tumaya ka rin. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Pareho na tayo ngayong mauubusan ng pera. Kaya ang naisip ko, gawin natin side bet ang laro ngayon. Sige, 20 milyon. Side bet. Ipakita mo na. Hindi ako matatalo ng paraha mo. Ang bihira. Kaya pala ako sinabihan na may lihim ka palang pagtingin sa akin. Ano natin tatapusin ang laro natin ngayon? Anak ng! Hoy, hindi ako patatalo. Matatalo ba ang baraha niya? May hihigit pa ba ngayon sa baraha ko?
Hangal ka kung yun ang iniisip mo ngayon. Paano kaya kung flash to na pwede rin tawagin straight? Dito na nagtatapos ang ating video at sila nga ang tinanghal na panalo at bumalik ang titulo ni Chan bilang Knight of the Gambler. Maraming salamat sa panunood at suporte ng aking channel at huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat and God bless.